ilang years ka sa San Miguel? 1.5 years. Kayo after naging ganun ni Olsen? Coach oh, Olsen? College pa lang. Kasi Ateneo rin siya. Ateneo. So, with San Miguel, si Coach Olsen, sabi ka, lagi sa akin pinasinasabi ni Coach Olsen to na you were like his younger brother na talagang from the dapat start. Dapat din ako titira sa kanya. Kailan? Sa bahay niya ng college ako. Alam ko parang nabanggit niya sa akin na he wanted me to stay kasi nasa dorm lang ako eh. Parang gusto niya na i-adapt ako na college ako. Eh may dorm naman kami, so okay naman. He's really a mentor. I mean, until now. Kaya yung laro ko talagang pinapatawin ko lang sa kanya. Idol mo na siya from bata ka pa? Oo. So that was a dream come true. Kasi like me growing sobra, up. Sobra, naging teammate ko siya. Oo, kasi ako growing up, like ang tinitignan ko noon nung Ateneo ko, ikaw tsaka si Mike Cortez. Nung medyo nagka-college na ako, Jason Castro. Ikaw, what was that like na yung idol mo na supposedly, pwede namang hindi kayo ever mag-cross paths eh. Kasi idol mo lang siya eh. Diba? How was that like? Teammate malaking bagay din kasi na meron kaming communication college pa lang eh. So, did he reach out? Oh naman. Oh, at saka pinag-practice ako sa San Miguel na nung mga last year ko na. Pinatry niya ako na, practice ka dito pag may time ka, ganun. So, nag-practice ako sa lang under kay Coach Jong Chico. So, para lang makita ko, grabe yun. Grabe yung practice. Ang hirap. Sobrang parang, lalaki ng mga taon to. Kaya parang paano ko mag-PBA ng ganito? Yung sina Danny Siegel yun, di ba? Danny Siegel, Daniel Defonso, Dorian Peña. And you were the little scrawny. Wala, bunso ko noon. Sa anla. So si Coach Olsen talaga. And then when you became teammates, how did he? Kasi obviously sabi mo nga medyo nakukuha mo na eh nung college kay. Pero how did he change everything na talagang nilagay ka niya sa next level? Kasi nung dumating ka kuya, ano pa siya noon eh? Naglalaro pa siya. Kuya Olsen, ano pa siya noon? Like peak career pa niya 'yun. So how did he mentor you but at the same time still be able to lead San Miguel? Oh, there was a time talaga pinapanood mo lang siya. Well, syempre may mga tips na rin na binibigay sa akin si Coach Olsen, no? Marami rin siyang ang maganda rin kasing nangyari noon. Napapanood ko siya in person. Nakakalabang bantay-bantay. So, alam mo 'yun. Pagka may nagugustuhan ako na ginagawa niya, tatry ko rin. Yeah, ginagawa ko din, 'di ba? So, ganoon lang naman eh. So, and then a year after naglaban pa kami kasi nga na-trade ako sa Alaska. So, 'yun. And then nung bumalik ka, ito na naman, kumbaga chance na naman 'to ano. To kumbaga matuto na naman kay Coach Olsen. Oo, lalo na ngayon na coach ko na siya. So nag-uusap na kami tungkol sa kasi na I'm in my point of career na rin na parang nung bagong dating ako sa kanya sa San Miguel eh. Kumbaga ako yung Rosella tapos yung mga bata ngayon yung ako. Nung nasa San Miguel ako. So, ganun na rin ang ginagawa ko. Kung anong ginawa sa akin ni Coach Olsen, ganun din ginagawa ko sa mga bata. Sineshare ko rin kung ano yung mga ginagawa ko. Pero iba eh. Iba kasi ang mga bata ngayon. Iba ang laro ng mga bata ngayon. So, hindi ko maturuan masyado kasi mas talented sila sa akin. Hindi ko alam kung makikinig sa akin yung mga bata eh. Ba't yung mga tumakikinig sa akin? Tapos baka sabihin lang ito, tumahimik ka nga dyan, mas magaling ako sa'yo. Di ba? Parang may ganung factor eh. Kasi iba ngayon yung skill level. Iba ngayon yung skill level. Grabe. Iba yung... Ang daming galaw ngayon. Dati sobrang simple. It's a different, like, it's a sobrang... Ngayon nga eh, parang before, may kasabihan na you will win games and championships by your defense eh. Ngayon, you can offense, win championship by your offense dahil sa talent mo. Pero ako, kailangan pa rin talaga ng depensa para manalo ng championship. Proven sa akin.